GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, naglandfall na ang bagyong Caloy sa Tandag City, Surigao del Sur, bandang alas 10 kaninang umaga ayon sa PAGASA. Dahilan dito, nakataas pa rin ang signal number 1 dyan sa mga probinsya ng Southern Leyte, Bohol, Siquijor, Cebu, Negros Provinces at Guimaras sa Visayas. Pati na rin sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, kasamang Siargao Island, Province of Dinagat, Northern Agusan del Sur, Agusan del Norte, Northern Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental at Camiguin dyan sa Mindanao. Patuloy na pinag-iingat ang lahat sa posibilidad ng baha at landslide. Huling namata ng PAGASA ang sentro ng Bagyong Caloy sa Tandag City at ito ay gumagalaw pakanluran sa bilis na 11 kilometers per hour at may lakas ng hangin aabot pa sa 45 kilometers per hour near the center. At kung hindi magbabago ang galaw ng bagyo, posibleng dumaan pa ito dyan sa hilagang bahagi ng Agusan del Norte, tatawid ng Camiguin Island at bukas nga ay nandito sa may Bohol Sea, dyan sa may south of Bohol Province, tatawid ng katimugang bahagi ng Negros Oriental at may posibilidad na nandito sa may Sulusi, Lunes ng umaga at tatawid ng Palawan. At dito naman sa datos ng Weather Company o dito sa Wind Forecast Map, may posibilidad po na pagkatapos tumawid dito sa Mindanao ay bahagyang hihina ito o posibleng humina na itong bagyo bago tumawid ng Palawan bilang isang low pressure area. At dito pa rin sa ating weather o datos ng The Weather Company, mananatiling maulap na may mga pagulan ang ilang bahagi ng Mindanao na hindi sakop ng epekto ng bagyo tulad dito sa may Northern Mindanao hanggang dyan sa may Soccsaryen region. At ganyan din ang inaasahang panahon sa malaking bahagi ng Visayas, particular na sa silangan at gitnang bahagi nito. Magiging mas maaliwalas naman ang panahon sa Luzon, pero posible pa rin ang pulupulong pagulan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi, katulad ng probinsya ng Quezon at Aurora. Nananatili naman ang gale warning ng PAGASA para sa seaboard ng Northern Luzon, including seaboards of Luzon hanggang dito po sa Visayas. Posibleng umabot hanggang 4.5 meters ang taas ng alon doon. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.